Yo, what's up mga kalegi? Magandang araw sa inyo. Ang video ito ay tungkol sa sewage treatment plant. At alam nyo ba na hindi uso ang tabo dito sa barko? So ito yung itsura ng kubeta ko dito sa kabina. So tag-iisa kami ng kabina dito sa mga container vessels. So mag-isa lang din akong gumagamit nitong toilet bowl na to. Siyempre yung mga Pinoy, hindi naman yan sanay gumamit ng mga toilet paper pagtapos dumumi. Ang gamit natin talagang tabo at tubig. Siyempre sa mga bahay natin, laging may mga drum or may mga balde. Hindi naman lahat ng kubeta sa Pinas ay may water hose or shower. So dito sa barko, meron kaming shower, kaya yun na din ang ginagamit naming panghugas. Pero alam nyo ba na yung mga ibang lahi tulad ng mga nas nakatira sa European countries, hindi sila gumagamit ng tubig at tabo. Ang ginagamit nilang panglinis ay tissue paper or toilet paper. Ngayon, dito sa barko, meron kaming sariling sewage treatment plant. So, galing sa inidoro, dito na pupunta yung mga dumi ng tao at dito ititreat yon para mawala yung amoy. Tapos, at the same time, durugin, hindi sila maging solid waste. So, bago i-discharge sa dagat, prohibited kasing i-discharge sa dagat yung mga solid waste ng tao, lalo na mag-cause ng discoloration yun. Mag-iba yung gulay ng paligid ng tubig dagat. Magkaroon ng mga yellow submarine na lumulutang. So, hindi pwede yun. Bawal yun. So, may mga regulation, may mga batas na nagtatakda kung saan ka lang pwede mag-discharge ng sewage water. Kaya required yung mga bawat vessel, international vessel, na magkaroon ng mga sewage treatment plant. So ito na nga yung issue sa sewage treatment plant. Sa nakaraang barko, may nakasama akong isang German chief officer. So taga-Germany siya, shipmate. So sa kanila, hindi uso yung paggamit ng tabo. In fact, hindi nga nila alam yung tabo eh. So pag dumudumi sila, ang pinanglilinis nila ay tissue or toilet paper. So hindi nila kayang dumumi, hindi sila mabubuhay kapag walang toilet paper sa banyo. Ngayon, hindi pwedeng basta-basta toilet paper lang yung gamitin. Hindi mo pwedeng gamitin yung makapal na tissue paper. So dito sa barko, meron kasi kaming paper towel, malaking tissue at pwedeng pamunas ng kung ano-ano. Pero hindi mo siya pwedeng i-flush kasama ng sa bowl. Hindi mo siya pwedeng i-flush sa inidoro kasi magbabara siya dun sa mismong screen filter ng sewage treatment plant. At once na mag-maintenance si port engineer, kay port engineer kasi naka-assigned yung maintenance ng sewage treatment plant, every month binubuksan niya yan for inspection, chine-check up niya yung filter at nililinis. Siyempre kung may mga foreign objects doon na hindi kayang lusawin, sabi ko nga kung yung tissue na ginagamit ay makapal masyado at hindi kayang durugin, magkukos ng pagkabara yun doon sa may filter, screen filter ng sewage treatment plant. Nagkataon naman na meron kaming port engineer, siya yung in charge na mag-maintenance sa sewage treatment plant. Galing siya sa bansang Ukraine, so isa siyang Ukrainian. Binuksan niya yung sewage treatment plant at lagi niya nakikita na meron nga mga tissue na makakapal, yung mga paper towel. Hindi appropriate yung paper towel na gamitin para i-flush sa inidoro. Ngayon, nagsumbong siya kay chipmate at si chipmate i-diniscuss sa mga Pilipino crew during monthly meeting na huwag nang gumamit ng paper towel. Gamitin yung manipis na toilet paper, yung appropriate toilet paper. Yun lang ang pwedeng gamitin pag maglilinis sa inidoro. So lumipas ang isang buwan, ganun na naman, nag-report na naman si port engineer. So paulit-ulit na nangyayari, may gumagamit ng paper towel. So nagbabara, every time na mag-check siya ng screen filter ng sewage treatment plant, may nagbabarang paper towel doon. So siyempre si chipmate, paulit-ulit na lang yung discussion at medyo masama na or pangit na yung approach niya dahil nga nabibisit na rin siya dahil bakit laging ganun yung report, bakit hindi kayo mga Pinoy, hindi kayo marunong sumunod. So yung mga Pinoy, hindi naman yan mahiling makipagtalo during meeting. Pag may nagtanong, do you have any question, do you have any concern, walang magtataas ng kamay dyan kasi yung kultura natin, hindi tayo assertive na tao eh.
Bihirang-bihira yung magre-raise ng issue para makipag-discussion sa kanila. Unang-una, English yung usapan. So, medyo ilag na yung mga Pilipino. O kaya naman, ayaw na nating makipag-discussion or pahabain pa yung usapan para makapagpahinga na tayo o matapos na yung meeting or para makapagpatuloy na tayo sa iba nating ginagawa or sa trabaho natin kung hindi pa tapos yung trabaho. So, yun yung ugali ng karamihan sa mga Pinoy. Ayaw na nating palakihin pa yung issue. At pagkatapos ng meeting, saka yan magbubulong-bulungan na hindi naman kami gumagamit ng tissue, tabo naman yung ginagamit namin. So, ganun yung ugali ng mga Pinoy. Yung kultura natin, ganun na talaga lumaki. Karamihan ng Pilipino, napansin ko, ganun. Isa na rin ako, kasama rin ako dun sa ganung style. Siguro, hindi tayo talaga sanay na makipagtalo sa ibang lahi kasi parang ang feeling natin, mas mataas lagi sila eh. Parang ganun. Tapos tayo, mapagpakumbaba tayo mga Pinoy. Meron pa tayong ugaling alipin dahil matagal tayong inalipin ng mga Kastila. So pagkatapos ng meeting, humupa na yung tension at nagkaroon ako ng opportunity. Kinausap ko si Chipmate since magkaibigan naman kami at approachable naman siyang tao. At sinabi ko sa kanya na tayong mga Pilipino ay hindi gumagamit ng toilet paper. Gagamit lang tayo ng toilet paper if walang tubig na available. Pero hangga't maaari, ayaw na ayaw natin na may mga natitirang dumi sa ating tumbong. Gusto natin yan, hugasan talaga ng tubig at sabon. Kung maaari, may sabon pa. Kaya sabi ko sa kanya, hindi kami sanay gumamit ng tissue dahil naiilang kami na isuot ulit yung salawal namin nang hindi namin nahugasan mabuti ng may sabon. So, nagulat siya dahil hindi niya alam na ganun pala yung style natin yung mga Pinoy. Ang sagot niya sa akin, kapag daw mag-toilet siya or magbabawas siya sa inidoro, kapag tatae siya, una niyang chichikin kung meron ba talagang tissue doon. Kapag walang tissue doon, parang katapusan na daw ng mundo yon. Hindi nila kayang hawakan yung puweta nila pag may tae. So, ganun. Diring-diri siya sa mga Pinoy. Sabi niya, paano nyo nagagawang hugasan yung puwet nyo? Eh, may dumi doon, sabi niya. Sabi ko, maghuhugas naman kami ng kamay. Pagkatapos namin hugasan, may sabon naman, maghuhugas kami ng kamay. Nang sabon, hugasan namin mabuti. At sabi niya sa akin, hindi na ako makikipag-shake hands ulit sa inyo mga Pilipino. Tawang-tawa siya na ganun pala tayo. So, diring-diri sila. Diring-diri sila sa sarili nilang dumi. Sabi ko, mas malinis pa nga yung kamay namin saka yung puwetan namin kaysa sa inyo kasi sinasabon namin. Kayo, hindi. Tissue lang. So, hindi nyo inugasan mabuti. Tawa kami ng tawa at natuto siya ng kultura ng Pilipino. Actually, tinignan ko sa internet kung ano ba talagang ibig sabihin ng tabo or anong English ng tabo. At napag-alaman ko, wala pala talagang direktang translation yung tabo sa English. Sometimes, ang tawag dito sa English ay scoop, water scoop, or sa Wikipedia nga nakalagay doon, dipper or pitcher. Pero hindi talaga yun yung direktang translation. So, hindi pala talaga uso yung tabo sa ibang bansa. So, nung unang panahon nga, sabi nila, sa nung panahon ng Kastila, ang tawag daw dyan, sartin or saltin, Spanish word yun, na yung tabo ay gawa pa sa kawayan. Tapos yung dulo na pangsalok ng tubig ay gawa sa baon ng nyog. So, ngayon, mga modern na panahon, yung mga tabo gawa na sa plastic materials. So ito yung itsura ng deck lavatory namin. Ibig sabihin, common toilet to. Kahit sino pwedeng gumamit. Pwedeng yung mga crew ng barko or yung mga agent na umakit sa barko, yung mga inspector or yung mga technician, mga shore personnel. Kapag sa puerto ay dumarating, pwede nilang gamitin tong common toilet or itong deck lavatory. So sa loob nito, merong lababo at inidoro. So napansin nyo, ito. Hindi alam na mga European to bakit may hose yung gripo. Sabi ni Chipmate, kaya pala may hose sa gripo. Tapos ito yung pinakatabong ginagamit namin. Gawa lang to sa mineral water bottle. Hinati. So ito na yung pinakapang tabo ng mga Pinoy. Pero may hose naman na eh. So pag wala yung hose, ganito yung ginagawang tabo. Pinuputol lang yung plastic bottle. So, sabi ni Chipmate sa akin, kaya pala mayroong plastic bottle parati doon sa banyo. Tinatapon ngayon, pero pagtapos ng ilang linggo, meron na naman.
Tapos yun pala yung gamit ng host na yun, sabi niya sa gripo. Nagtataka daw siya bakit may host dun sa gripo. So ngayon, malinaw na sa kanya na tayo mga Pilipino ay hinugasan nating mabuti yung puwita natin pagtapos nating tumae. So ito yung itsura ng aming sewage treatment plant sa barko. May iba-ibang klase, may iba-ibang type, depende sa barko, depende sa vessel. Itong sa amin, ang tawag dito, biological treatment plant or biological sewage treatment plant. Meaning, mayroong mga aerobic bacteria na nandito sa loob ng sewage treatment plant. Since biological nga, mayroong mga inaalaga ang bacteria dito. Kasi yung mga aerobic bacteria, sila yung tumutulong para mag-decompose ng mga sewage o ng mga dumi ng tao. So, kinakain nila yun at sila yung mismong dumudurog nun at mawawala yung masamang amoy dahil sa kanila magiging liquid or hindi magiging solid waste yung mga dumi ng tao. At yun nga, mawawala yung masamang amoy bago i-discharge sa dagat. So ang importante lang sa mga ganitong klaseng sewage treatment plant, yung mga biological treatment plant, since may bacteria nga sila, importante dito yung fresh air. So ito yung blower. So, ito yung nagsusupply ng fresh air para mabuhay or masustain yung mga microorganisms or yung mga aerobic bacteria. So, pag walang fresh air, mamamatay yung mga bacteria dun sa loob ng ating sewage treatment plant. At, syempre, pag namatay yung mga bacteria natin, yung mga sewage natin, yung mga waste natin ay hindi madudurog, hindi madedecompose. At the same time, may mga ibang bacteria, may tinatawag na anaerobic bacteria. Sila naman yung dadami, yung population nila yung dadami. At ito mga bacteria na to, maaaring mag-produce ng mga toxic gases tulad ng hydrogen sulfide. At the same time, yung mga sewage ay mangingitim. So, pag-discharge sa dagat yung mga sewage na to ay magkukos ng discoloration. So, mangingitim yung tubig dagat. Kaya naman, iniingatang mabuhay talaga yung mga aerobic bacteria. Kasi itong mga aerobic bacteria, ito nga yung tutulong makapag-decompose ng mga sewage waste. Bali yung mga sewage waste, magiging carbon dioxide, tubig, at pinaghalo-halong inorganic sewage na. So, ready for discharge na sa dagat. So, ito yung proseso ng ating sewage treatment plant. So, pagpasok ng sewage dito sa STP or sewage treatment plant, harangin agad siya ng screen filter mesh. So, kung may foreign objects dyan, plastic materials, or yun ngang toilet paper, or yung malalaking paper towel na hindi kayang durugin, ay maharang or masasala na dyan mismo sa filter. Yung pinaka fresh air blower, yun yung tumutulong madurog. So lulusot yun dun sa may first sa filter, tapos pupunta yun sa first biofilter tank. So sa first biofilter tank, may biological microorganism dun. Sisimula na nilang i-decompose yung ating mga solid waste. So after nun, pupunta naman yun dun sa second biofilter tank para sa lain. Siyempre yung mga solid, babalik ulit dun sa first biofilter tank. Tapos yung medyo mga liquid-liquid na nakonte, pupunta na sa second biofilter. May microorganisms ulit dun at titirain na naman nila yun at patuloy na dudurugin. So lalabas na lang dun sa second biofilter. After nun, pupunta yun sa separation tank. Sa separation tank, dun may iwan yung ibang mga sludge or yung mga solid waste. So yung iba lulutang, yung iba nasa ilalim na ilalim. So yung pinaka liquid lang, yun yung pupunta sa treated water tank. So liquid na yung nandito at pwede nang i-discharge sa dagat. So dito sa treated water tank, i-sterilize pa yung treated water or yung sewage water na na-treated na. So may chlorine na dinodose, depende kung may mga tableta na nilalagay si port engineer o meron din mga manual chlorine dosing pump. So automatic na nagdo-dose ng chlorine para ma-sterilize nga yung treated water. So, itong sa amin, bago i-discharge, dadaan pa siya ng UV sterilizer. So, may ultraviolet light. So, i-sterilize nga niya dun yung treated water. So, additionally, may chlorine na, meron pang UV sterilizer. So, doble bago i-discharge sa dagat. So, yung inidoro namin sa barko, hindi pwedeng basta-basta linisin ng mga detergent or mga cleaning powder, mga sabon. Hindi pwede. Itong gamma sa MBTC, biological toilet cleaner, ito lang ang pwedeng ipanglinis ng inidoro dahil ito lang yung safe sa ating mga bakterya.
Pag ginamitan mo kasi, nilinis mo ng sabon or powder, mga soap detergent, mamamatay yung microorganisms dun sa ating sewage treatment plant. So, bawal na bawal gumamit ng sabon sa panglinis ng kubeta. Dito sa barko, since meron kami biological sewage treatment plant, ito ang gamit namin, Gamazyme BTC. So, per month, binibigyan kami nito ng 1 piraso bawat crew. So, ito lang ang pwede mong ipanglinis kung gusto mo maglinis ng kubeta. May mga iba't ibang requirements at regulation regarding dito sa sewage treatment plant. Depende sa size ng vessel or type ng barko. May mga mas maliliit na barko na hindi na required magkaroon ng sewage treatment plant. Magkakaroon lang sila ng sewage holding tank. So, may mga malalaking barko tulad ng passenger ship or cruise ship. Siyempre, maraming pasahero ron, maraming tao, mas maraming sewage yung ma-produce per day. At the same time, iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, iba-iba rin ang kanilang mga regulation. May mga special areas na nag-required na bawal ka mag-discharge sa ganitong dagat. Kaya kahit meron kang approved na sewage treatment plant at yung sewage mo is treated na, malinis na, pwede mo nang i-discharge sa dagat, may mga ibang lugar, may mga ibang bansa na hindi pa rin sila papayag. Meron silang mga rules, regulation, restriction. May mga special areas na tinatawag na bawal kang mag-discharge ng sewage treated water kahit na treated pa to. So, ang importante, siguraduhin mo yung batas o regulation na nandoon ka sa area na yon na pwede kang or allowed kang mag-discharge ng sewage water. Kasi nga, maaring magmulta yung barko nyo or yung kumpanya nyo dahil nga nag-discharge kayo sa mga bawal na lugar. Kasama kasi to sa MARPOL or yung Marine Pollution. May annex to, Annex 4. Marine Pollution Annex 4, sewage. Mahabang topic tong sewage na to eh, at mahaba na rin yung video natin kaya kailangan na nating tapusin or putulin. Pero anyway mga kaligi, naway nag-enjoy ka sa video to at kung nagustuhan mo, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe ka na rin kung bago ka pa lang sa channel ko. So maraming salamat sa panonood mga kaligi. Hanggang sa muli. Paalam!